Welcome back. You're still here at NAPALM, your new All Pinoy Alternative music program with our guest artist of the week, Owl's Night. Let's hear another song from Owl's Night. Here's their third song for today, entitled Tahanan. Tahanan ang
And that was our third song from Owl's Night, entitled Tahanan. And Ralph, tell us something about this song, Tahanan. Ano po siya eh? By the way po, ito yung pinakaunan na composition. Mm-hmm. Kaya, ganun pa rin po. Kapag nasusulat kasi kami talaga, binabase po talaga namin sa ano eh, sa experience namin eh. Kasi, kami pong lahat naloko po eh. Mga babae talaga. Tayo naman, boys. Mga babae talaga. Ayan po. Mga girls. Don't generalize. Okay, yeah, yun, okay. Tungkol to sa ano eh, sa naranasan po namin na harap-harapan pong niloko. Kaya po sa isang lyrics na ano eh, bakit iba ang kayakap mo? Parang doon na po namin inano yung mensahe na harap-harapan niloloko mo na ako, parang ganun. Mm. So when you write songs, mas ano siya, no? Kumbaga, paano nyo nilalagay yung experience doon sa kantahan? Bawa, ano ba? Nauuna ba yung music? Nauuna ba yung lyrics? Or minsan, depende. Halimbawa, may naisip kang kanta, may, or may pumasok na melody sa utak mo, share nyo sa isa't isa. Normally, kanino nagsastart yun sa inyo? Alam natin ang goal natin. Yun po eh. Bali, music po. Kasi ito po yung ano namin eh. Parang, yung latag-latag po namin na idea, una po talaga dapat is music. Kasi, hirap din po kasi kami gumawa ng melody sa vocals ko po kasi wala pong tunog. Hindi naman, ano po eh, parang ano kami, parang pabaligtad naman po na dapat, di ba, una po dapat is lyrics bago po yung tunog para mas madali po diba, tunog. Pero sa amin po kasi, ganun po kami sumulat na melody po muna ng tunog bago po melody ng vocals. Parang bago kami magsulat, may concept muna kaming ito yung gusto namin ilahad na kwento. Tapos pagka nagkakaroon ng music, nag-arrange kami, parang gagawin namin, sulatin natin yung ano, gawa tayo ng tunog na parang medyo masakit or may kirot, pero may lambing na pero parang in love tayo, pero hindi. So ganun, sabay isa ka na, kaya hinuhuli namin yung lyrics. Yung regarding to sa nabanggit ka na ni Ralph, no? Actually, ako personally, wala rin ako idea kung meron ba talagang tamang way ng pagsulat. Kasi based from mga ibang nakausap kong mga banda, iba-iba rin. May iba beat nagsisimula, may iba sa isang member nanggagaling yung parang part ng chorus, tapos may kasama na siyang melody, tapos sinishare niya sa iba. Yung iba naman, based dun sa parang sinulat niya sa girlfriend niya, like for example, ganyan, galing sa isang sulat talaga, sa kanila gagawa ng melody, sa kanila gagawa ng music. So, kumbaga, I think it's safe to say na wala talagang parang linear or parang step-by-step or scientific way kung paano talaga gumawa ng kanta. Iba-iba sa iba't ibang banda, iba't iba sa ibang artist. So, medyo, syempre, iba, unique, or yung iba ay the usual na, or convent, ano, kumbaga, the usual na process, no? So, sige, batiin muna natin yung, ano, dumadami din yung ating bumabati sa inyo, no? We have Vanessa May Manansala, Grace Ann, Friends, si, yan, sorry, hindi ko alam kung mapronounce ko ito ng maayos. We have Denny Lee. Ayan. Denny Ann Badal. Ayan. Seb de los Reyes. So, yan. Welcome sa NAPALM. Okay. Ito, nadaanan to kanina sa kwentuhan natin. Ano? So, this is a question for Kenneth and Benedict. So, si Kenneth muna siguro. How do you manage yung disagreements ninyo? Nabanggit nyo kanina, nag-away kayo minsan kasi nagkaroon kayo ng isang gig na medyo hindi nyo nagustuhan yung performance ng isa't isa. So, yan. Paano nyo hinahandle? Ano ba yun? Nagsapakan ba kayo? Nagmurahan ba kayo? Or nagsabunutan? Ganyan. Paano nyo hinahandle yun? Okay. Sige, si Kenneth muna. Paano nyo inaayos yun?
Pagdating sa disagreements kasi mas prefer namin siya pag-usapan in person kaysa sa chat. Kasi pag sa chat kasi mas may chance magkaroon ng misunderstanding. So yun. At saka, pag-uusapan namin siya ng pag-uusapan sa punto na, ayun, wala na talagang kinikim-kim sa isa't isa. Sa goods talaga. Okay. How about si Benedict? Yes. Yun nga, sinabi ni Kenneth, nag-agree ako dun. At saka, nagsiset lang kami sa GC ng isang spot at saka time kung saan kami pwede magkita. Tapos, for example, parang sa convenience store lang, yung sa labas nun may mga lamesa. Then, minsan bumibili lang kami water or beer. That's yun. Nag-usapan ng mga misunderstandings namin. Tapos pababaan na lang talaga ng price. Para rin. Okay. Okay. So, kumbaga, let it out. Tapos, kung ano bawa, may gusto yung isa, pababaan na lang kayo ng pride. So, kumbaga, hindi naman kayo nag-aaway. Like, for example, hindi, isa'yo na lang, bro. Hindi, oh, tama ka, bro. Tapos, nag-aaway ulit dahil. Okay. So, anyway, yun natin, another question, para sa lahat, in your opinion, ano yung pinakamagandang kanta na nagawa niyo sa Owl's Night? So, simulan natin sa, okay, Kenneth na lang muna siguro ulit. For me personally, yung Hakbang, kasi lyrically and musically, mas dapat siya para sa akin, especially pag tinutugtog namin siya sa live. Parang ang dali niya makadiin sa emosyon ng nakikinig, pati mismo din sa tumutugtog. Kasama, no? So, sige, isama na natin yung mga listeners, no? Sa mga nakikinig sa atin, sa opinion nyo, anong pinaka-paborito nyo kanta ng Owl's Night? Okay. Next. So, yan. Si Kenneth ay Hakbang. Let's go to Ralph. Ralph, para sa'yo, anong pinakamaganda? Para sa akin po, yung Mulat. Kasi po, doon na po kami na medyo nagkaroon po ng mataas na standard sa pagsusulat. Tapos, parang yun po yung level 1 sa insane level namin. Ganun. Yung starter namin na Okay. Okay. So, we have si Ralph Mulat daw sa kanya. Benedict. For me po, Balik Tanaw. Kasi doon ko po nakikita yung progress po ng namin. Musicality po. Saka, ang fun po kasi niya tugtugin. Okay. 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 And last. Sa akin po siguro yung pangalawa sa huli na naisulat namin, hindi pa siya nai-release. Title nun, Paghilom. Kaya ako siya nagustuhan kasi yung pagtawid ng kanta, mahirap siya parang tapusin yung buong kumbaga sa album na Pero nagawa namin siyang itawid ng maayos. So kaya ko rin siya musically sa lyrics wise. Wala pa to, no? Hindi pa to kasama din sa mga pinasan niya. Wala pa po. Sige. Okay, anyway, just in case matapos nyo siya, let us know dito sa baka pwede nating i-play sa, for example, isang segment so we can, yung play that particular song. Siguro, 15 minutes, no? Tapos konting kamustahan sa mga, siguro sa fourth season na, no? Sige, Charlie, you have any questions for the band? Well, actually, kay Kenneth and Benedict. So, ang question ko sa Kenneth and Adrian. So, ang question ko, kasi usually sa mga banda, whenever we ask them kung ano yung mga missed opportunities nila, regrets, or wrong decisions they made that somehow hampered the band, yung pag-progress nila. Ano yung mga yon? Kung meron kayong naalala, ano yung mga regrets, wrong decisions, or missed opportunities ng banda? So, unahin muna natin kay Kenneth. For me kasi, wala po. Kasi naging maingat din po kami sa mga decisions tsaka sa plano namin. At kung may obstacle naman po na mahirap tawiran,
nag-a-adapt po kami sa situation na yon, then hahanap kami ng ibang daan para makamove forward. Okay. How about si ano, Adrian? Sa akin, ano, regrets, wala po. Kasi may, yun nga, sabi ni Kenneth, may ingat kami sa mga decision namin, sa kayong gagawin namin. Pero miss opportunities meron po, tulad nitong last 2020, supposed to be may timeline kami na sinusunod na yung pag-release ng kanta namin. Pero hindi namin siya nagawa. Dahil din sa recording, hindi kami pwedeng pumunta doon or ano, due to lockdown po. Yun yung miss opportunity namin na isa. Then yung makapag-perform live pa sa mga university. Na sana, goal namin maraming mas makapakinig sa amin. Ayun po. Okay. Thanks, guys. Mm. So, pakinggan natin yung iyong fourth song for today. This is a song entitled Hakbang. Sa tulo, pag-ibig para punumin
sa'y pinagtago. Tama ba, ilaban ba, o kumapit sa pag-ibig? Buksan ang iyong isipan, pumising sa katotohanan. Tama bang ilaban ba? That was a song entitled Hakbang from Owl's Night. Sino, may nakikinig ba sa inyo ng Midwestern emo, ganyan, emo? Meron ba sa inyong apat na nakikinig ng ganon or influence ng ganon? Like, for example, American football or kahit hindi Midwestern emo, parang Toe, ganon. My Chemical Romance. My Chemical Romance. 30 Seconds to Mars. 30 Seconds to Mars, ano pa ba? Jumpsuit, Aparatus. Okay. Yung mga emo, ano, 2000s emo, mga ganon. Okay. Sige. Ayan. Kenneth, tungkol saan tong kantang Hakbang? Ginawa namin tong kanta na to para sa taong nagtsatsaga sa relasyon na hindi naman na worth it or toxic. Kumbaga, tama na, hakbang na. Parang moving on to. Ganun, moving on song. Ang pagising ko. Okay. So, despite your busy schedule yan, di ba, kayo ay nag-aaral pa ba? Or yung iba sa'yo nag-work na? Or lahat kayo nag-work na? Nag-aaral po. May business. Mga business. Okay. So, yan, aral tsaka business, medyo mahirap na yan pagsabayin eh. At the same time, if you're also siyempre spending time with family or kung sino man, siyempre it will require time. Tapos andyan pa yung music. So, paano nyo ginagawa ng paraan nyo na binabalansin nyo yung mga time nyo for music, for school, for business, yan. Let's start with Ralph. Depende po kasi sa availability namin talaga. Kuwari po ako. Kasi po ako na araw-araw po na sa tindahan namin. Tapos kasi at the same time po, nag-aaral din po ako doon. Tapos, minsan po, kinakain po talaga ng oras ko eh. Tapos, since kami dalawa po ni Ben yung estudyante, sa amin po sila nakadepende, silang dalawa po. Kasi sila po, lagi po sila nandito. Yung business po kasi nila na backwards pizza. Baka pizza PH yun. Harder yun. Nandito lang din po sa same spot ng studio nila, Carl. Kaya maluwag po sila pag anytime po kung mag-set po kami dalawa ni Ben. Gina po agad sila. Pero po minsan yung availability na po yun, hindi na po nasusunod eh. Kapag namimiss na po namin sa isa, tapos yun. Na po sa jamming, yung ganun po, yung gusto po may one step ahead na mangyari, recording or kung ano pa po yan, video shoot. Sakripisyo po talaga eh. May hindi na po papasok, may hindi na po magbubukas ng tindahan, parang ganun po. So, paano yan? Pag namimiss nyo isa't isa yan, mag-group hug kayo muna pag nakita-kita kayo. Napaka-bromantic nung band lang to eh. Sige, okay. How about si Benedict?
So yun, regarding nga po sa busy schedule namin, especially sa akin, ako kasi madalas busy dahil po med courses, yun po. Ano po, ginagawa po namin sa pag-scheduling. Nagsasurvey po kami sa mga bandmates po, kami-kami po. Tinatanong po namin kung kailan po yung free time nila. So kapag po yung binigay po nilang dates na yung free time nila, meron pong nakakatugma po kaming apat. Ayun po yung sineset po namin na date para po pagkita-kita. Pero pag ano naman po, important naman po na, kunyari, ngayon. Yan, ngayon po, mga important po na sacrifice. Opportunities, parang sinasacrifice na lang rin po namin yung mga yung gagawin po natin namin para po dun sa event na. Okay. Sige. Charlie? Okay. Ang question ko is for ano to Adrian and Ralph, no? So what is the band's goal? Owl's Night for 2021. Ano mga balak niyong gawin for this year? Owl's Night po eh sana po makapagdabas po kami ng mga single po ngayong year, tapos matapos din po namin agad yung album para ma-release din po namin ngayon 2021 para po sa popularity, diba, at marami pong makapag-stream na din sa amin. Okay. How about kay Adrian? For 2021 po, balak muna namin based on timeline namin, bawiin ng mas mabilis kung ano yung nawala nung 2020. Then kapag normal na yung panahon, mas mag-ano kami na mabawi yun. Then talagang priority namin sana ulit this year na ma-release namin yung album namin. Then makapagsulat ulit for second album na pinaplano namin. Yun yung mga goal namin ngayon. Actually, that's good to hear, no, guys? Kasi karamihan ng mga bandang nakakausap rin namin during the pandemic na hindi sila nagpa-perform sa mga live gigs. Doon yung time talaga na nagkakaroon sila ng maraming time para to compose songs. Actually, kaya nga meron kaming ginawa namin yung NAPALM, ay Back to NAPALM, yung portion ng ano namin, ng show namin, wherein we are featuring back some of the bands that we featured in the past episodes. Kasi meron silang bagong dalawang kanta, bagong tatlong kanta na they would like to feature. So in the same way, if you guys, pag ready na yung mga dalawa o tatlong kanta nyo, just give us a buzz and we will feature you in the future episodes ng NAPALM. Yun. And final question, actually. So sa mga young artists, yung mga musicians natin that are thinking of putting their own band or push or really going for their music career, ano po ang masasabi nyo or ma-advise nyo sa mga young artists natin who like to form their own band or go into the music career themselves? So let's probably start with ano naman, Kenneth. Para sa mga younger artists, lagi lang mag-practice, tapos huwag mahiya makipag-collaborate. Then dapat ano, marunong ka makisama. Okay. How about si Benedict? For those young artists out there po, always remember to never stop learning and always exceed your limits. Kasi yung limitations natin, parang yun yung ano, nakaset na limit ng katawan natin. Pero di natin alam na may mas kakayanin pa tayo. Kaya never stop learning rin. Okay. How about you, Adrian? For our younger artists, akin una, disiplina eh. Disiplina sa character bilang tao. Pangalawa, disiplina sa pagtugtog, kung ano yung practice, kung ano yung pagbabanda. Then pangalawa, huwag nyo kitain yung pagbabanda na may pera or gawin nyo yung pagbabanda dahil lang sa pera. Pangatlo, ngayong passion nyo, dapat masaya kayo. Tuloy-tuloy lang sa pagtugtog. Ginagawa nyo to kasi alam yung gusto eh, gusto ng puso nyo. Kasi pagka hindi nyo ginawang gusto ng puso nyo itong pagtugtog, may panahon na darating talagang mabuburnout kayo. Na parang is, madami nagsasabi na parang nawala na ng gana, ganun tumugtog. So yun, yung talagang play with passion. Okay.
So, the last but not the least, si Ralph. So yun po, sundin niyo yung sinabi ni John Tatlo. i-relate na lang po namin kasi dati naging youth po din kami na ano eh, mayroon pong ahit sa amin na yun nga po, may tumutulong po sa amin. Pangalanan ko na po si Kuya Seb, yun. Matasa din po talaga silang sa eksena po, nakakaangat na po sila dito sa eksena ng Cavite, umabot na po sila kung saan-saan. Yun po, lagi lang po kong sinasabi sa amin na wag po lalaki ulo pag meron pong may nakap, ano, may trip ng tunog nyo, may trip ng lyrics nyo, yung tipong diehard fan agad, yung isang beses pa lang kayo marinig, wag lalaki ulo kasi ano lang yun eh, small step lang yun sa mga nanarating natin. Kaya dapat stay lang natin yung paa natin sa lupa at tumingin lang tayo lang na mataas kasi yun lang naman yung abot natin eh, yung lupa lang, pero pwede tayong mangarap na mataas. Okay. So before we close this segment, guys, no, ang dami lang nanonood sa inyo, ang dami nagko-comments, nagsha-shoutout and everything. Tatawagin ko na lang kayo isa-isa, probably starting with Adrian. O kung sino yung gusto mong batiin or i-shoutout ngayon, pakibati na lang, Adrian. Hello sa mga nanonood. Sa mga kila Grace, kila Liza, sa kila Kuya Seb, sa family ko, sa friend ko, ayun. Okay, how about kay Benedict? Hi po sa mga nanonood dyan ng NAPALM. Ingat po kayo lagi, stay at home para din natin makalat yung virus. Okay, Kenneth. Hi sa friends and family ko and hi din sa girlfriend ko, Sarah. Okay. Finally, si Ralph, no? Yun po. Sa friends po namin, ang mga nanonood, sa mga banda na nanonood din dyan, maraming salamat sa ang pag-mistake-sena natin sa Pilipinas. Yun. Tapos sa ano, sa girlfriend ko, ay! Nanonood po yan. Tapos sa family ko po. Okay. So we will pause for a short break. Stay tuned here on NAPALM, your new All Pinoy Alternative Music Program.